Daily Mass today. We invite the community to attend Mass today, Thursday, March 7th, 2024, Thursday of the third week of Lent. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your hearts, please keep quiet and attend Mass seriously and respectfully. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Hosts, by the divine power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Good evening, brothers and sisters. Today is Wednesday of the third week of Lent. Devotion, our Mother of Perpetual Help, and Saint Padre Pio of Pietralcino. Let us include in our prayers the following intentions. Thanksgiving Mass offered by Joanne, Pauline, and Nicole Datu and family, Kulang family, Weyona Micaela C. Notario, and the Balik Handog members, namely Teresita Sarmiento, Selena Lorico, Fanny Ambrosio, Eva Pangilinan, Celia Sadel, Alexander Estrella, Danilo and Elsie Pellegrino, Socorro Manaban, Nelly Ilosco, Abner Datu, Antonina Kimora, Jocelyn Colliado, Lourdes Escalante, Vicenta Cabili, Lekin Jiki Rose Apolinario, Thelma Manuel Galang, Jose Omar Angeles, Evelia Talili Bamba, Corazon Formelosa, for the gift of life of Jovan Sil Tambio and Arnulfo Agson. Special intentions of Brian Nguyen, Nelville G. Medina, Joanne Pauline Datu, Kulang family, Giselle Clarissa, Joy Olivia, Anna Marie, Benjamin Acomeya. Speedy recovery of Brian Nguyen, Arnulfo Agsoy, Almeda Gabanzo. For the eternal repose of the souls of Jose Marin Lungsod, Prudencio Quiroz, Ernesta Rosete, Elsa T. Monje, Luz P. Supilana, Arnel Bilo, Severo Reyes, Susano Aquino, Victor Reyes, Christopher Joseph M. Morales, and all souls in purgatory. Our Mass presider is our guest priest, Reverend Father Ricardo T. Melendres. Please all rise and join the choir in singing the entrance hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My brothers and sisters, let us first acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Lord of mercy, Lord have mercy,
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that schooled through Lenten observance and nourished by your word, through holy restraint, we may be devoted to you with all our heart and be ever united in prayer. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to the people and said, "Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live and may enter in and take possession of the land which the Lord, the God of your fathers, is giving you. Therefore, I teach you the statutes and decrees as the Lord, my God, has commanded me, that you may observe them in the land you are entering to occupy. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelligence to the nations who will hear all of these statutes and say, 'This great nation is truly a wise and intelligent people.' For what great nation is there that has gods so close to it as the Lord our God is to us whenever we call upon Him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law which I am setting before you today? However, take care and be earnestly on your guard not to forget the things which your own eyes have seen, nor let them slip from your memory as long as you live, but teach them to your children and to your children's children." The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, Jerusalem. Praise the Lord, Jerusalem. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion, for he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalem. He sends forth his commands to the earth. Swiftly runs his word. He spreads snow like wool, frost his truth like ashes. Praise the Lord, Jerusalem. He has proclaimed his word to Jacob, his statutes and his ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation. His ordinances he has not made known to them. Praise the Lord, Jerusalem. Ay maging alagad mo, walang
spirit and life, you have the words of everlasting life. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening po sa inyong lahat. The readings for this Wednesday ay masasabi natin na it's all about commandments, about God's commandments, na sa una pa lang ipinapaalala na sa atin na ang batas, ang kautusan ng Diyos ay mahalaga. Kaya nga sa unang pagbasa, sinabihan ni Moises ang mga Israelitas na upang mabuhay at makarating sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos na Yahweh, kailangan nilang tuparin, sundin ang 10 utos. Ganun din nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi niya na hindi ako naparito upang bali mapabolang bisa ang kautusan, kundi bigyan ito ng taganapan. Okay? Ibig sabihin, kung ang batas sa lumang tipan ay gabay para maabot nila ang lupang ipinangako sa kanila ng Diyos, para sa atin sa panahon, ang kautusan ay gabay natin para marating ang kaganapan ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, huwag natin baliwalain, huwag natin isantabi ang mga batas na ito, ang mga kautusan na ito. Alam niyo po, nakakalungkot sa kasalukuyang panahon, no? Alam natin, mahalaga ang batas, mahalaga ang 10 utos. Lahat ba tayo dito memorize ang 10 utos? I'm sure na hindi. Okay? Kaya nga siguro, dahil malilimutin tayo, Jesus Christ summarized the 10 commandments into one para hindi natin makalimutan, the commandment of love. Kaya lang, may dalawang mahalagang element ang kautusang ito. The commandment of love, ang batas ng pag-ibig, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Dahil kung mahal mo ang Diyos, tutuparin mo ang 1, 2, 3 sa 10 utos. Mahalin mo rin ang iyong kapwa. Kung mahal mo iyong kapwa, tutuparin mo, isa sa buhay mo, ang 4 hanggang 10 utos sa 10 utos. Okay? Isinasantabi dahil maliban nga na siguro hindi alam ang kautusan, 10 utos, ay isinasantabi minsan ito. Bakit? Marami naman
ang sumusuway, ang hindi tumutupad sa sampung utos. Marami namang nagnanakaw, marami namang pumapatay, marami namang nangangalunya, marami namang kabataan, hindi ginagalang ang mga magulang, and so on and so forth. Okay? Pero mga kapatid, kung lahat man ay gumagawa ng kasamaan, ang kasamaang iyan sa paglabag sa kautusan ng Diyos ay kailanman hindi magiging tama. Kailanman hindi magiging tama, no? Ang kasamaang pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kaya napakahalaga, no, na gabay ang kautusan ng Diyos. Bakit kailangan sundin? Una, maliwanag po na gabay ito para marating natin ang tinatawag nating patutunguhan natin, ang destinasyon natin, ang kaharian ng Diyos, ang langit, you know? Yun ang ibig natin marating, no? Pangalawa, mahalaga ang pagsunod sa kautusan ng Diyos upang makilala na tayong ay mga anak ng Diyos. No? Siyempre, kung anak ng Diyos, ibig sabihin, sumusunod tayo sa kanyang kautusan. At ang pangatlo ay masasabi natin na sinabi mismo ng ating Panginoon Jesucrist in the last part of the Gospel, whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of God. Kung sumusunod, tumutupad, at lalong-lalo na ipinabahagi, ipinangaral ang kautosang ito, magiging dakila ka sa mata ng Diyos. Okay? Di ba? Napakaganda, no? Kaya, naalala ko rin yung mga pangyayari. Sana bilang Kristiyano po ay mulat din tayo sa mga pangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan, no? Dahil hindi naman hiwalay ito sa ating araw-araw na pamumuhay. And in fact, may epekto ito sa ating buhay Kristiyano. So kung maalala ninyo na may sinusulong na People's Initiative on Charter Change, pero gusto ko dito tutukan at basahin niyo po ang statement ng Catholic Bishops Conference na pinamagatang What is Good? No? Ano ang mabuti? No, CBCP statement on people's initiative on charter change, no? Sana basahin niyo po. Sinulat nila ito noong January 26, 2024, no? Sana basahin po natin bilang mga Kristiyano sa ginagawang people's initiative na nabuking na, no? Na sana ganitong sabi pa nga na they quoted the former Justice Hilario Davide sa kanilang statement na ang saligang batas natin is the only constitution na pro-God, pro-people, pro-environment, no? Pro-human rights, pro-women, pro-life, no? Kaya, saan, no? Saan ang kakulangan? Tulad din ng kautusan ng Diyos, saan ang kakulangan? Sa tamang pag-unawa at tapat na pagtupad ng mga batas. Okay? Ng mga batas. Doon tayo nagkakaroon ng kahinaan. Doon tayo nagkakaroon ng pagsuhay, no? Dahil hindi tinutupad ang mga batas, no? Ang mga batas. So hindi problema ang saligang batas, sabi ng mga obispo natin sa Pilipinas. Kaya maging mapagmatyag, discernment, pag-aralan, pag-usapan, at pagdasalan ang ganitong mga hakbangin na mapanlin lang, no? Mapanlin lang sa taong bayan, no? Na may naginagawa ng mga iilan na may sariling interest na kumbaga babaguhin ang saligang batas. Kaya sabi ng mga obispo, magiging maingat tayo sa ganitong mga hakbangin. Kung mahalaga ang saligang batas, mga kapatid, all the more, mahalaga ang kautusan, ang batas ng Diyos. Kaya sana sa misang ito, hilingin natin ang grasya ng Diyos na sana maisakatuparan natin ang mga batas ng Diyos. Not an iota, sabi ng ang translation dito,
ay mabaliwala sa batas. Ibig sabihin, kahit ang dat na iyan ay mahalaga sa batas, no? Kaya sana pahalagahan natin. Alam niyo po, tamang pananaw, tamang pagtupad. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Although masasabi natin na naging rebelde ang kanyang pagsunod sa batas. Bakit? Dahil nga ibig niyang bigyan ng tamang pananaw at pagsunod sa batas. Dahil nga sinabi niya ang batas ay para sa tao, hindi ang tao para sa batas, no? So may ginawa siyang pagtupad sa batas sa tamang pananaw at tamang pagtupad. Halimbawa, sa kanyang kultura noong panahon ni Jesus ay mababa ang pagtingin sa mga kababaihan, no? Kaya pinahalagaan niya ang kababaihan, no, sa kanyang pangangaral, sa kanyang ministeryo. And in fact, kung titingnan mo, ang unang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay, kababaihan, di ba? Ang unang nakabalita. Tapos yung babae sa nanghumingi ng tubig ng buhay sa kanya, no? So binibigyan ng kahalagahan na bawal sa kanila. Pangalawa, hinipo niya ang mga may ketong na bawal sa kanila. Ngayon ang batas nila, pero hinipo ni Jesus ang mga may sakit na ketong, no? At bawal makisalamuha sa mga publikano, sa mga makasalanan. Ano ang ginawa ni Jesus? Nakikain, nakiinom, nakipagkaibigan siya sa mga makasalanan. Okay? So, kumbaga, yun ang tamang pananaw na hindi man tayo, kumbaga, sunod-sunod ng batas na hindi naman nauunawaan. Okay po? Okay? So, mahalaga, paalala sa atin na sana ay pahalagahan natin ang batas, ang kautusan ng Diyos, lalo-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma na muli tayo ay inaanyayahan, no? Inaanyayahan, saan ba tayo nagkasala? Saan ba tayo sumuway sa mga kautusan ng Diyos na ito? At sana sikapin natin na pagpanibaguhin, no? Sikapin natin pagsisihin ang mga paglabag na ito, no? Lalo-lalo na sa pagtanggap ng sakramento ng pagkumpisal bilang isang, no, napakahalagang gawain para sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Madalas kasi pag pinag-uusapan ang kasalanan ay ang nasa isipan natin sin of commission. Yung mga hindi dapat, yung mga masama na hindi dapat gawin ay ginagawa natin, tulad ng mga paglabag sa sampung utos. Yun ang tinatawag natin na sin of commission. Nakakalimutan natin ang isa pang tinatawag nating sin of omission. Yung mga mabubuti na dapat nating ginagawa ay hindi natin ginagawa. Tulad na lamang ng pagtulong sa mga nangangailangan sa ating kapaligiran. Father, kasalanan din pala yun. Yes po, no? Sin of omission. Yung mga kabutihan na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa, siyempre, kasalanan po iyon. Sana makita natin saan tayo sa ating paninindigan, sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. May we obey His commands and teach them to our brothers and sisters. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Your words, Lord, are spirit and life. Teach us to observe what you have commanded us, we pray. Lord, hear our prayer. Lord, you alone have words of eternal life. Let your words be the rock foundation of faith that resists the wind and tempest of life. We pray. Lord, hear our prayer. Your word is like fire burning in the hearts of the disciples. Make us announce your word with joy and courage. We pray. Lord, hear our prayer. Your word is like rain that waters the earth and makes it fruitful.
May we have a consoling encounter with your word, a constant source of renewal and growth. We pray. Lord, hear our prayer. Mary, receive your word at the Annunciation. May we imitate her who listened to your word and kept it in her heart. We pray. Lord, hear our prayer. Father, the law was given to Moses, but grace and truth came through Jesus Christ, your Son. May we follow Him, who is the way, the truth, and the life. Amen. Panalangin para sa balikandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihang loob, subalit buong pagpapakumbaba, iniaalay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tanggapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Kasama ni Maria na aming ina at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through goodness we have this bread to offer, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation, all through goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become for us our spiritual drink. Blessed be God. Lord, wash away my iniquities. My brothers and sisters, pray that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, we pray, the prayers of your people, along with these sacrificial offerings, and defend those who celebrate your mysteries from every kind of danger, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from disordered affections, they may so deal with the things of this passing world and to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Our food.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Roberto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all those who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, with her Moses, chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you all.
Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Let us pray. May the heavenly banquet at which we have been fed sanctify us, O Lord, and cleansing us of all errors, make us worthy of your promises from on high. Through Christ our Lord. Amen. Please kneel for the prayer for the construction of St. Agnes Parish Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin.
Binahaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong maitatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center kung saan buong puso naming maibabahagi ang iyong mga turo at aral. Sa pamamagitan ng iyong gabay, maging daluyan nawa ito ng makatuwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Mag-isiupo po ang lahat. Mga paalala, sa March 8, Friday, ay sa Cluster 5, Villa Ceceni, at Cluster 12, Ariana, ang ika-apat na pamayanang Stations of the Cross. Ang assembly time ay 1:30 ng hapon na magsisimula sa Cluster 5. Susundan po ito ng banal na misa sa ating main church sa ganap na 6:00 ng gabi. Sana po ang lahat ng leaders, servers at parishioners ay makasama sa ating Stations of the Cross. Pangalawa, sa March 9, Sabado, ang ating Parish Lenten Recollection dito sa ating simbahan. Call time o assembly ay 6:00 po ng gabi. Ang ating pong facilitator ay si Reverend Father Roman Calion, Cura Paroko, Parokya ng Pag-akyat sa Langit ni Jesucristo, Diocese of Malolos. Ang lahat ng naglilingkod ay inaasahan na dumalo at ang inaanyayahan ang lahat ng parishioners. Salamat po. Magsitayo ang lahat. Magsipo na sandali. Yung mga Tuesday church goers po, familiar na siguro dahil every Tuesday ako po ang nagmimisa, na hindi ko na inaantay matapos ang spiritual prayer on for spiritual communion. Dahil ang spiritual communion ay para sa hindi magkukumunyon. Kaya nga binabasa sa iya tuwing online, live masses. Kasi para yon sa hindi nagkukumunyon. So, pwede na simulan ang communion during habang dinadasal yon. Kasi hindi naman yung para sa nandirito. Kasi actual kayo. Basahin nyo po ang prayers. No? Para yon sa hindi actual na magtatanggap ng katawan ni Kristo. Kaya kung ako magmimisa, ginagawa ko na po yon. Immediately, bago matapos ang ano, nagpapakumunyon na po ako. Okay? Ano lang po yon? Hindi na yung patalasas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go and continue serving the Lord by your life. Thanks be to God. Thank you for attending today's Mass on Thursday, March 7th, 2024. God bless you.